What's up mga kapi? So mga kapi, at dito tayo sa may Binondo Intramuros Bridge para i-update ko kayo kung ano na yung mga sitwasyon o ano na yung mga updates para sa pagtayo ng project nito mga kapi sa Binondo Intramuros Bridge. Pumunta ako dito sa site at naswerte na ako dahil nakapasok ako sa mismong loob ng site. Heavy yung ang work nila dito. So mag-update lang ako dito mga kapi. Mag-check ako kung ano ba yung natapos nila. So nakikita nyo yung development dito mga kapi. Halos sa siguro nasa 70% na natapos ito. So kailangan kasi nilang matapos ngayong September 2021 kasi yan ang opening dito at ngayon minamadali nila, so heavy yung work nila, so halos malapit na rin naman itong matapos mga kapi, buong structures. So ngayon nandito ako sa may Binondo mga kapi at nasa tabi ng ilog Pasig. So, napakaganda mga kapi. So ito ay nag-start nung July 17, 2018, at ngayong September 2021, dapat ito ay matapos. So dito nagko-cross dito siya sa Pasig River. Intramuros Bridge. So napakagandang mga kapi. So hindi pa siya halos tapos pero nakikita mo yung ganda ng ng pagkagawa mga kapi. Isa daw to sa pinakamagandang bridge na naitayo dito sa Metro Manila. So ito yung immigration. Yan. So napakaganda mga kapi, halos sa ang nito 70% ng tapos mga kapi. So ang structural ng ng concrete nila halos sa okay na, para siguro mga na lang to, mga steel works. So ayun mga kapi. So pupunta rin tayo doon sa kabila, doon sa may immigration, sa may intram. So para maiwasan ang dito ang traffic, kung pupunta ka dito sa may bandang Divisoria. At Australia Street. So ngayon gumaganda yung natin ilog Pasig. So doon na lang sa kabilang mga kapi, titinan ko rin kung ano yung updates doon sa kabilang doon sa Intramuros. So i-check ko rin doon kung ano yung mga activities nila doon para para may video ko din at may ko sa inyo, may share yung kung anong kaganapan dito sa Intramuros Binondo Bridge. So what's up mga kapi? So mga kapi, andito ako sa Intramuros Binondo Bridge. So nagkakaroon sila dito ng work ngayon.
So ngayon mga kapi, ongoing pa rin ang project nila. Nandito tayo sa loob ng site nila. So, nandito yung malalaki nilang mga traktora. Dito yung malalaking ginagawa nilang mga rebars para sa mga poste. Ayan mga kapis. Sa dulo, matatanaw mo yung Fort Santiago at makita mo yung bubong ng San Agustin Church at sa kabila nitong ilog na to and makikita mo yung Fort Santiago. So sa kabilang area, pupunta tayo mamaya para naman i-check natin kung ano yung activity nila doon. So dito, puro steelwork ang ginagawa nila mga kapi. So makikita mo naman ang mga steelwork nila. Yan, andun sa dulo, puro steel lang ginagamit nila. So usually, halos nata sila sa ano yan. Sa concrete nila mga kapi. So, nakikita ko dito yung mga engineers at mga format, puro mga Chinese nakaputi, halos mga Chinese. Thank you.
So mga kaabyan, dito tayo pati sa mga Intramuros, Binondo Intramuros Bridge. So nasa kapilang side ako. So dito mga kaabyan, walang activities dito. So baka tapos na yung dito mga kaabyan, for finishing na lang siguro siya. So walang gumagawa dito kasi nakabakod yung area na to. So makikita mo yung ano, ang nagpan nito mga kape ay ang China 8. So China ang namamahala sa construction na to. So kanina nakita natin na yung mga engineers nila. So mga injection sila mga kape sa so, Chinese. Kasi ang Chinese ang nag-bandit nito mga kapi. So ngayon, nakikita ko rin ang progress. Mas maganda kaysa sa dati. Talagang ngayong year na to, sigurado matatapos ito. Gaya ng sinabi ni Secretary Villal na this year, matatapos tong project na to. So titignan ko dun sa kabilang area kung makikita natin. Kabilang side. So dito makikita mo siya. So napakaganda ng project na ito mga kapi. Dito lang ako.